Totoo ba na may blue colus or yung blue na mayana? So guys, welcome back to our channel, and for today's video, ask the Mayana groups about what are their questions regarding Mayana or Colus. So in this video, we'll try to answer these questions. So facts about Mayana or Colus, or sometimes they call it Lampuyana, is a flowering plant which has different leaf colors, and these plants grow up to a meter or 3 feet, and this plant sometimes used to treat wounds or sugat, swelling or pamamaga, sprain and bruises. So first question came from Kites Garden. So yung question niya is, ilang variety po ba talaga ang Mayana, sir? Baka di na makahabol. Based from research is, dito sa Pilipinas is around 450. Yun na yung most dito sa Pilipinas. And but according to Colus directory, madami pa daw. It's like around 3,500 pa daw yung varieties ng Mayana. Pero siguro that's the thing that makes Mayana interesting, kasi sobrang dami niya. Hindi ka na uubusan ng hanapin or kokolektahin na varieties nito. With the question kung ilan ba ang varieties ng Mayana. So kami is nasa around 50 plus na varieties. Ayan. So second question came from Kabiaan Bakatan Yunis. Pwede bang mabuhay ang Mayana kahit down lang ang tusok? To be honest, hindi pa namin na-experience to, pero according to some research and yung tanong-tanongan namin is nagkakaroon naman ng roots yung dahon lang pag dahon lang ang tinusok. Pero honestly, hindi pa namin siya natatry. Pero nagkakaroon talaga siya ng ugat. Pero yung mabubuhay, it's a different thing na siguro. Kasi di ko din alam kung saan tutubo yung stem niya. Eh. Diba? Usually, pag sa Mayana is dun siya sa node nag-uugat, and dun na rin siya nagkakaroon ng stem. So with the leaf, I don't think so na mabubuhay siya. Pwede siyang, may chance siya magka-roots, pero yung mabubuhay is it's a different thing na. So the third question came from Boyet Daliwan, and ang question niya is, edible ba ang Mayana? So may nakita ako sa Facebook na tinotorta daw nila yung dahon ng Mayana, and meron din yung umakalat dati na pinapakuluan nila yung dahon ng Mayana. So I think it's edible naman, and to answer your question, it's yes. So wala pa naman kaming nababalitaan na nalason ng dahil sa Mayana or Colus. For the fourth question came from Jamie Manalaysay Aradanas. Ang tanong niya is, bakit nag-iiba-iba ang kulay ng Mayana? With regards to Mayana kasi, it's imitating plant kasi. It's on their characteristic na rin kasi na nagbabago-bago sila ng kulay. Parang tao din na siguro may kanya-kanyang identity, so that's why magkakaiba din yung kulay. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang variety. Basically, it's because of mutation din. Yung Mayana is nag-mutate siya into different variety. So, papakita ko yung some of our examples ng mutation ng Mayana. So, mayroon kaming isang tanim dito na hindi pa namin tinatanggal yung nag-mutate na part niya. So, next question is, gaano ba katagal bago pwedeng paarawan yung bagong patubong Mayana? On our experience, it's like 2 weeks pwede na siyang maarawan or filtered na sunlight, or sometimes pwede na rin yung direct sunlight. Yung sunlight kasi, it really helps dun sa pag-develop din nung kanilang leaf. Diba, sabi nga sa atin nung elementary or high school tayo na the plants make their food through sunlight, water, and the soil. To answer your question, it's 2 weeks. Pwede na siya. Basta wag mo nang within that 2 weeks, kahit konting sunlight, huwag mo siyang papaarawan, kahit yung partial sunlight lang.
So as in, no sunlight at all. Totoo ba na may blue colus or yung blue na mayana? So maraming nagtatanong din neto kung totoo ba yung blue na mayana. Yan si Tylin. Yan. So with the blue mayana, wala pa kaming na-encounter na yung actual na blue mayana. So meron kami is the violet one. Pero yung blue na mayana, it's still a legend or it's still myth. Kasi wala pa talaga kaming nakikitang ganun. So we have the dark violet na nakita na namin. So, sobrang ganda din nung variety na yun. So, next question is related dun sa kanina. Nag-mutate ba ang mayana? Yes, nag-mutate ang mayana. Yung isang variety, a specific variety, can mutate to a different variety. So yung pag-mutate niyan is minsan tiyagaan lang kasi ayun, tiyambahan lang kasi hindi naman lahat nagkakaroon ng mutation. Yung tanong na nag-mutate ba ang mayana, it's a yes for me. Example ng nag-mutate na mayana namin is this Saturn colus na nag-mutate siya into a lime colus. So tignan natin siya. Iisa yung pinanggalingan nung netong lime na to at nitong Saturn na to. So yung question about kung nagme-mutate ba ang mga mayana, it's absolutely yes. Question number 8 is how to find a perfect spot for our mayana. Yeah. Kami on our experience is inahanap talaga namin yung kung saan magiging maganda yung variety na yun. And dagdagan na rin ng some researches kung saan ba maganda ilagay itong particular variety na to. So different varieties, different din yung needs niya. So yung iba gustong-gusto nila ng sunlight, yung iba filtered sunlight, yung iba partial sunlight lang. Ayan. So but most of them are itong gusto nila ng direct or filtered sunlight. Question number 9. So bakit sobrang mahal ng price ng ibang nagbebenta ng mayan? So depende kasi yan doon sa mga resellers. So may nabalitaan pa kami na parang may nagbenta ng around 500 na mayana. So depende yan doon sa reseller. Kasi minsan yung mga reseller is kailangan din siyempre nilang kumita. Halimbawa, kinuha ng reseller yung isang plant or isang mayana ng let's say 25 pesos and then ibibenta niya ito. So syempre tatantsahin niya din yung kung ilan ang nagastos niya sa fare or transportation and then syempre lalagyan ng tubo para naman hindi din siya lugi dun sa pagbibenta niya. So kung gusto nyo naman na mura yung mayana na mabibili nyo is punta kayo dun sa mga gardens, yung especially yung mga malalaki mayana gardens para mas mura nyo mabili yung gusto nyo mga varieties. And syempre depende din yan sa rarity. If rare yung variety na yun, there are some na rare talaga, rare siya, okay, so ilan lang yung may mga varieties na ganito. O kaya naman yung plant na yun is ang tagal niya bago ma-propagate or matagal siya bago tubuan ng mga tangkay or stems niya. So example na lang nito is yung lettuce. Marami din naman mahanap na lettuce colus. Pero dahil sobrang tagal niya bago karoon ng mga stems na pwede mong ipropagate, kaya siya nagiging rare or mas mahal. So question number 10 came from Rose del Rosario. Bakit minsan may cuttings na tumutubo pero hindi kasi laki ng mga dahon ng ibang kaparehong variety? Dito pumapasok yung gaano ba kataba yung lupa mo. Nakadepende din yan kung
anong plant yung mayroong mas malaking soil. Halimbawa, i-compare mo yung nakapalupa na mayana into nakapaso. So, syempre, mas malawak yung tutubuan ng roots ng mayana mo dun sa nakapalupa. Compared to dun yung nakapaso na limited lang yung pwedeng galawan ng roots ng mayana ninyo. So, if ever man na pareha sila ng size ng paso or tapos sabay nyo siyang pinatubo, depends na lang dun sa lugar siguro kung saan nyo siya nilalagay. Kagaya sa amin na meron yung specific area talaga na parang health area na doon namin nilalagay yung mayana namin. Sobrang ganda at sobrang laki nung na-develop na mother plants na yun or yung mayana na yun. Last but not least question is, what was your favorite variety of mayana? Ipapakita ko na lang siguro sa inyo. This one is yung isa sa mga favorite kong variety ng mayana. And actually ito din. Itong Alabama Sunset. Pati din to. So, marami akong favorite, honestly. So, favorite ko din to. Pero, yung pinaka-favorite ko talaga is itong variety na to. So, sobrang ganda niya. And, lalo pa pag lumaki siya. So, since nabanggit ko din kanina na may health area kami. So, dito namin nilalagay yung mga varieties na gusto namin patubuin ng or gusto namin gumanda lalo. So, since ito yung mga paborito ko, nandito siya sa health area namin. So, before this video end, I would like to make an announcement na in every video na gagawin namin is magbibigay kami ng promo code or gift code na ilalagay namin pwede sa gitna, pwede sa dulo, pwede sa simula. Yung code na to is pwede nyong gamitin every time na mag-purchase kayo or bibili kayo sa amin ng any plant. So, ano, para saan ba tong gift code na to? And paano ba to gamitin? So, every time na magpapalabas kami ng video or may latest video kami, halimbawa, itong video na to, ito yung maging latest video namin. So, yung code na pwede nyong gamitin with na mga susunod na araw, hanggang wala pa kaming bagong video, yun yung pwede nyong gamitin na code para magkaroon kayo ng random plant na ibibigay namin. So, kami na lang yung mamimili kung anong plant yung ibibigay namin as a freebie or a gift dun sa mga, especially dun sa mga patuloy na nakasubscribe sa amin and patuloy na nanonood ng mga videos namin. And syempre, just for example, itong video na to is second to the latest na video namin. So, ang gagamitin nyo na is hindi na ito, ang code na ibibigay namin. So, ito na yung code. Yan. So, yung gagamitin nyo ng code is yung latest video na namin para makita namin kung lagi kayo naka-tune in sa mga videos namin. So, with regards to dun sa mga nagtatanong kung nag-ship ba kami or na magbebenta ba kami outside loan yun, yung nagtatanong din about dun sa raffle. So, pinifigure out pa namin kung paano namin gagawin yung raffle. And marami kasing nagtatanong outside loan yun eh. So, ipifigure out pa namin kung paano. Kasi hindi pa namin natatry as in mag-ship. Baka pag-trinay namin, masira lang. So, pinifigure out pa namin kung paano. If you have mayana-related questions, you can comment down below para naman some of the people na nanonood can answer and pag may time kami din yung sasagot dun sa comment section na yan. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta and sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please press the subscribe button and i-ring nyo na rin yung bell para maging notify kayo sa mga future uploads namin. So, thank you for watching and hope nasagot ko lahat ng mga questions nyo. And we'll see you on the next video. Bye.